O, lagi mong tatandaan, diyan ka nagsimula. Yung 100 piso nila ang bumuhay sa'yo nung ikay walang-walang animal ka. Isipin mo, sumikat ka, eh pangit ka. Diba? Ang dami nagpapapicture sa'yo dahil kahit pangit ka. Eh, ihihiyain mo pa. Tingnan mo naman itsura nung nagpapapicture sa'yo tsaka sa itsura mo. Dapat kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mapunta ka dyan sa ganyang pedestal, lalo kang maging mapagpakumbabang animal ka. Duri mo, ang haba, layo ng pinanggalingan, pipilan ng 3 oras. Para lang makita yung diwatang engkantong lubugang panga. Bago yung sasabihin, lilipas ka rin kuya, busy ako. Meron pang isang OFW, tinalikuran niya. Galing yata ng Saudi o galing ng Kuwait. Ay tinalikuran, ay di gago tong lintik na ito. Eh tignan mo naman yung itsura ng diwatang lubugang panga. Ay mukhang kabayo eh. Eh tapos eh kung maka-isdab ng tao, mukhang dugyot. Alam mo yung dugyot? Oo. Ay kung mang-isdab ng tao, ganun-ganun na lang. Ay... masakit sa damdamin nyo. Diwatan lubugan pa nga. Advice ko lang sa'yo, maging mga tao ka na, ha? Huwag kang magyayabang. Tanda mo, dapat pag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na umangat sa buhay, ay mas lalo ka maging mapagpakumbaba at mas lalo ka pagpapalain. Yung magyabang, okay yon. Pero yung mga hamak ka ng kapwa, ay hindi yun okay. Katulad nung may nagpapabati sa'yo, galing pa sa malayo, ang sabi mo, ililipas din niya, kuya. At yung sinabi mo pa na ano, na hindi mo ikayayaman ang 100 piso ng iba, ay walang yakap. Oo, maging mapagpakumbaba ka at nalalo kang pagpalain. Okay lang yung magyabang ka, yung, mayaman na ako, marami na akong ganito. Okay yon. At least wala ka tinatapakan. Pero, yung manghamak ka ng maliliit na tao, hindi yun okay. Eh, sabi ko sa'yo, tingnan mo, malubog ka. Nagalit tuloy sila sa'yo. Mas lalo ka maging mapagpakumbaba. Alam mo bakit? Mamahalin ka ng Diyos. Kasi kapag ka minahal ka ng Diyos, unstoppable ka. Kahit anong gawin nila sa yung panghila sa baba, pag minahal ka ng Diyos. Buti pa iyabangan mo yung mayayaman. Yung, lilipas din niya, kuya. Tapos nagsabi ka pa na, hindi mo ikayayaman ang kanilang 100. Pag nakita kita, ipakataltok ang kitang pangit ka, mukhang ulik bang kabayong lubugang panga eh. Magpakababa ka hanggat may oras pa, baguhin mo yung agali mo, tanggalin mo yung attitude mo, tandaan mo, yung mga maliliit na yan na vlogger na nag-angat sa'yo. Without them, you are nothing but a garbage lubugang panga kapikap. At may soft drinks pang libre. Siguro naman sa 5 buwan, kaya namin pakainin yung buong NCR, lahat ng street dweller niya. So magbago ka. I have no time for bullshit, diba? Oo, wala akong time sa bullshit eh. Ako mayabang ako, pero pag sinabi ko, tagamo sa bato mangyayari at gagawin ko. Kahit na ibubis ko pa yung buhay ko, basta pakinabangan ng mga mahihirap na tao. Natuwa ako minsan sa tagumpay mo. Sabi ko, hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang pangarap. Pero sana, nung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na makarating ka sa pedestal, sa tulong ng mga maliliit na vlogger, sana hindi ka nagkaroon ng ganyang klaseng attitude. Yun, bibigyan kita ng chance. Tatanungin niyo ako, sino ka para magbigay ng chance? Hindi, ako lang naman yung magpapabagsak sa'yo pag tatabwisit mo. Seryoso yun. So ngayon, kung magbabago ka, baka magbago rin ang isip. Okay lang yung magyabang ka doon sa matataas. Huwag na doon sa mababa. Tandaan mo, nung walang-wala ka, sila yung...